Handa na ba kayong makinig sa isang kwento? Tampok sa kwento natin ngayon, ang salitang kilos na panghinaharap. Bago ako magkwento, kailangan nating malaman ang ibig sabihin ng salitang ito. Paglalakbay. Paglaki ko. Ano nga kaya ang gusto ko maging paglaki? Ang hirap naman ang tanong ni teacher. Ang dami ko kasing gustong mangyari paglaki ko. Magpupunta ako sa malalayong lugar. Mamamasyal ako sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Magsusulat ako tungkol sa iba't ibang mga lugar at tao na makikilala ko. Guguhit rin ako ng mga nagtataasang mga gusali, naglalakihang mga bundok at makukulay na mga tahanan na makikita ko sa aking paglalakbay. Oh! Ang sarap isipin ng mga pwede kong gawin kapag malaki at matanda na ako. Mag-aaral ako ng gusto para pagka-graduate ko sa kolehiyo ay magkakaroon ako ng magandang trabaho. Pero teka, ano nga ba ang gusto kong maging trabaho? Sabi ng teacher ko, kahit ano pa raw ang gustuhin naming maging, okay lang. Basta ang mahalaga ay magpakabuti kami. Malayo raw ang mararating ng mga mabubuting tao. Tutulong ako sa aking kapwa paglaki ko. Gagawa ako ng mga mabubuting bagay para makatulong sa bayang ko. Sa ngayon, hindi man ako sigurado sa hinaharap, alam kong gusto kong maging mabuting tao at babaguhin ko ang mundo. Ano ang tanong na ibinigay ng teacher sa batang nagkukwento? Bakit kaya nahirapan sa pagsagot ang batang nagsasalita sa ating kwento? Ano-ano ang gustong mangyari ng batang nagkukwento paglaki niya? Bakit daw mag-aaral ng gusto ang bata? Alam na ba niya kung anong magiging trabaho niya paglaki? Ano naman ang habili ng teacher nila sa kanila? Bakit kaya kailangang maging isang mabuting tao? Balikan naman natin ang ilan sa mga pangungusap na ginamit sa ating kwento. Magpupunta ako sa malalayong lugar. Mamamasyal ako sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Magsusulat ako tungkol sa iba't ibang mga lugar at tao na makikilala ko. Guguhit rin ako ng mga nagtataasang mga gusali. Mag-aaral ako ng husto. Tutulong ako sa aking kapwa paglaki ko. Gagawa ako ng mga mabubuting bagay para makatulong sa kapwa ko. Ano-ano ang mga salitang kilos na ginamit sa bawat pangungusap? Ano naman ang napapansin ninyo sa mga salitang kilos na ito? Ang mga salitang kilos na ito ay nagsasabi ng kilos na gagawin pa lang at hindi pa nangyayari. Sila ay mga salitang kilos na panghinaharap. Ginagamit ito kung mayroong mga salitang gaya ng mamaya, bukas, sa susunod na linggo o taon, at iba pa. May iba't ibang paraan para isulat ito. Ngayon naman, gamitin ang mga salitang kilos na ito sa sarili mong pangungusap.